Well, which some of the owners espoused, no? Sabi nila, yung sistema ng pababaan, maski luma yan, problema ng Philracom o ng stewards daw, ang pagbabantay. Meaning, nasa kanila ang power na suspindihin yung mga nakikita nila nagpapababa. Pero, I know for a fact na hanggang ngayon, wala pa sa inyong namamalakpak sa ganyan sistema nangyayari sa ating karera. I don't know what will cure it, but perhaps, siguro rin, yung sinabi mo, nasabi mo na kailangan mayroong magandang video. May improvement siguro yan eh. Kasi, if I'm not mistaken, there are certain angles that they can use na maaaring makita. Kasi, kung makikita mo ngayon yung dalawang karerahan, may difference ba ang, ano? May difference ka ba nakikita? Malaking difference yan, no? Pero ito yung, ano, ito yung concern ko talaga eh. Ang justification, usually, sa coverage, sinasabi, oh, mag-ingat kayo kasi hindi yan ang official camera ng racetrack. Mm-hmm. Okay, bakit hindi natin ilagay yung camera coverage exactly on the same angle as the racetrack's camera? Meron ka pang fallback. Pag nag-fail, instead of declaring dead hit, kasi ganun nangyayari, pag madikit, nagtumawag ng photo finish, tapos, di ba? Tapos, pag nag-fail ang camera, meron kang backup. Yung camera ng ano ng station covering the races actually yung laki ng maitutulong ng station ninyo kasi yung mga ISOCAM ninyo namo-monitor ang ginagawa nito. Well, yun naman talaga ang punto doon, no? In our own little way na dapat mag-contribute na pinakikita rin natin kung paano natin gusto improve ito. Pero tama eh. Tama ang punto vista dito na yung sistema kailangan mapalitan. Pero para mapalitan ito, our enforcement of genuine, you know, reforms through rules, regulations, and availability of proof. Eh, ako lang nagtataka na ilang taon na tayong ganitong kalakas ang karera natin, hindi nagbabago ang ating, di ba, ang ating market. So, anyway, nakuha ko na yun sa mga punto ninyo. And sa tingin nyo ba na alam natin that sales have been going down lately? Nabanggit nga nito ni Dennis na after the strike, but sabi mo nga naman because yung quality rin. Meron bang tinatanaw? Meron bang future sa tingin nyo ang improvement ng benta natin? Considering nung Marjo, Piltobo, Don Juan na malalaki, Presidential Gold Cup, hindi nagbago ang sales natin. Ano sa tingin ninyo? Sasawa na ba mga mananaya natin, Dennis? Sa ngayon, parang nagsasawa because pare-pareho ang mga tumatakbo. Yun lang dalawang beses na nanalo sa isang grupo. Isipin mo, nanalo ngayon, kalaban niya sa 3 days after the same group. Saan ka tataya? Dito sa nanalo. Dahil obviously siya uli ang mananalo, pero hindi nga ganun na nangyayari. Kaya umuwi ang mga tao. Race 4 pa lang, nag-uwi ang mga tao sa OTV. So, you know, it's like you said, it's the product. It's the same product. It used to be a good product last week when I bought it. When I bought it the following week, sama. So, hahanap ka na ibang produkto. It's as simple as that. Now, of course, there is hope. We must always have hope. And Attorney Joy Rojas, as the acting chairman now, the OIC, should be able to do the things that must be done. Because he is a horse owner before, he is a breeder too, and he has a very good deep knowledge about the problems that the industry have. No? So, I think if he has the will to do it, he will be able to do it. He can start at least. Hmm. At least he must lay down the foundation on the things that must be done. You see, we are here today supposed to be to discuss the handicapping proposal for the 3-year-olds. Mm-hmm. But it is not so important because, like I said, okay. Hindi kasi yun ang talagang problema. Hindi yan ang issue. Eh. Hindi problema yan. Eh. These are palamuti lang, ika nga. No? There are other issues that must be addressed. No? Like I said, concrete. If the racing public will be able to see concrete changes addressing the problems that are presented, whether perceived, whether true or not, then I'm sure they will come in droves. And besides, the earlier question, no, about the superstar, mm-hmm. If the horse owners, the breeders, will concentrate in bringing more Ibaras, more Indelible Inks, more S26, then hindi mag-isa si Ibarra kung kalaban ni Ibarra. Let's say if we have a dream race now, Ibarra versus S26 versus Indelible Ink, then I don't think there will be an outstanding favorite there. Imagine if every Saturday or every Sunday we have one race similar to that kind of a lineup.
I'm sure a lot of people will be coming in. In fact, in PHF, we have there a special board wherein the ROUs talk about noon at ngayon. Parang one of this which struck me really is, noon, pag may derby sa karerahan, umaga pa lang nandun na mga karerista. Ngayon, merong stakes race, nilalangaw. Walang tao. So you see, so it's the product really. Well, I agree. Ngayon, kung yan naman ang iniisip natin as of the moment, since there is not really much population sa mga kabayo natin, would lessening the races be an alternative? To your mind, kung babawasan niya ang karera na yan, mag-improve ba? May pag-asa ba ng konti? Magkakaroon ba ng adjustment? Magiging more exciting ba? Because ang mga entries mo dadami kung lessen than racing days? Tanong ko sa iyo. Actually, double-edged yan eh. Uh-huh. I mean, baka sasabihin na iba, you're putting your... it's like putting your eggs in one basket. Pinaliit mo, pero sila rin yun eh. Hmm. Kasi ang ginagawa naman ng clubs ngayon, lalo na yung 4-7B, tina-chop-chop lang yan eh. Pinag-iwahiwalay eh. Pero actually, pwede mo nang pagsama-samahin sana sa isang sa tatlo o dalawang karera na maganda. Palagi ko, mas mag-i-improve. Sa aking feeling lang, mas mag-i-improve ang sales kung babawasan natin ang karera, pero dadami kabayo. Hindi pwede yung babawasan mo karera, tapos yun pa rin ang number of horses mo. Tama so, naman yun. Ang idea naman doon is pag binawasan mo yan in terms of number of days, eh magkakaroon ng mas maraming kabayo na makakasali, mas maraming nakakapahinga. So, ikaw ba, Dennis, as something on top of your head, will you well, think it will work? That particular topic has been thoroughly discussed in our site, no? Yeah. Somebody estimated that there are about 3,000 races a year ran. Right. Yes. On the basis of the 8, 9, 13 each week. That's a total of 56 races, if I'm not mistaken, 56 races. So, definitely, if we lessen the number of races, if we lessen the number of racing days, then the chances for horses to run will also be lessened. Meaning to say, horses will not be able to run twice a week. Mm-hmm. As it is now, a particular horse can run twice a week. So meaning it can run 8 times a month. Meaning it can run 16 times in 2 months, and that is translated to 5 groups. You know, 54, 53, 52, down. 54, so that's 5 groups. And that is the one of the bigger problems. Once it's down into 7B, then it becomes an outstanding favorite. It wins 2 or 3, then it becomes more outstanding favorite because of it has shown already its potential. Mm-hmm. And that's the time when the black elements do their work, and the outstanding favorite suddenly loses. Yeah. And that's the time the racing public turns away its back. If I may say something, huwag naman natin masyadong indict yun kasi mga buhay na ano yan eh, hindi naman makina yan eh. Mm. Of course, tama ka doon, nakaka-disappoint, masama loob ko, kinumpute ko na, walang makakadikit, tapos natalo. Pero ang daming factors kasi eh, pwedeng... sabi nga nila, yung ibang grupo, pagandahan ng gising, ano? Pero sinasabi sila nag-rebound na, ano, ang inaano ko lang, huwag nang nating masyadong indict, kasi parang indictment na yan doon sa horse owners, eh. Para lang unfair, kasi hindi well, na lahat yun. Totoo naman, that's the reason why we've also presented horse owners in our last episode na hindi naman din ang nice, pero that's the perception eh. And to be able to start marketing our product after all this has happened, we must realize and face the reactions we are getting from the market, di ba? So whether totoo yung sinasabi ni Dennis at hindi naman dahil sa side mo, hindi naman siguro, it all adds up to exactly where we're getting at, and the results is really selling. So, but I would just like to clarify, no, I didn't mean that it's the horse owner who's responsible for the sudden loss. Yeah. We all know that there are third forces outside who, sinasabi niya pwedeng manipula. And even the horse owner is really mad that this horse lost. Yeah. You mean it happens without his knowledge? Yes, of course. It happens a lot of times. I was not blaming the horse owner, no? Hmm. You know that there are bookies outside. And if a standing favorite loses, then dalawang karera kagad yung kabig. It's not the horse owner that benefits from that sudden loss. I'm not saying that he has bet on the other horse, no? What I'm saying is if the mega outstanding favorite loses, it means big money for somebody outside.
Well, that's true. Maganda-maganda ang discussion natin. Babalik pa po tayo pagkatapos nitong panandalian break.